I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Hello hello sa mga Marcos loyalists and supporters. But anyway guys, mayroon tayong upload videos ngayon. Ayan, alam nyo, itong isang congressman, mga kababayan, maganda po itong kanyang idea, no? Kasi alam po natin, itong nangyayari ngayon sa issue ng secret deal ng China with former President Digong, kailangan naman din po malaman ng taong bayan. Ano ba talaga? Well, according to our beloved President Marcos Jr., kailangan talagang malaman ano ba talaga ang nilalaman nung secret deal yun. Diba? So walang, sabi niya nga walang record na na secret deal. Kaya talagang pag sinabi mo kasing secret deal, ibig sabihin guys, secret talaga 'yan. Wala kang makakita ng mga dokumento. Kumbaga palihim na ginagawa, no? Without mamayang Pilipino know, 'di ba? Madali lang po 'yan gawin 'yan sa mga taong magaling gumawa, no? So tama po itong sinabi ni Congressman Jae Kung-hoon, no? So basahin po natin ang sinabi niya dito. Sabi po ng Impact Leadership po. Kayo ba mga kababayan agree dito sa sinabi niya? House Leader, ayan, urge congressional inquiry into the 30C gentleman agreements. House Assistant Majority Leader and Zambales 1st District Rep. Jae Kung-hoon urges for a congressional inquiry into the gentleman's agreement between the former Rodrigo Duterte and Chinese President Xi Jinping concerning the Western Philippine Sea, expressing the grave concern over the potential compromise of the Philippines' territory and sovereignty. Ayan, no? Oh, the integrity of our nation, sovereignty cannot be subjected to clandestine agreement that undermine the rights of the Filipino people. Correct. It is imperative that we shed light on any agreement or arrangement that could potentially compromise our country sovereignty and territory integrity. The Filipino people deserve to know, tama, the truth, and hold accountable those responsible for any action that may jeopardize our national interest. Tama po yan guys. So, sabi po ng Representative Jae Kung-hoon. Alam nyo, mga kababayan, uulitin ko na naman, hindi po manghaharas ang China bisel pag walang agreement or kasunduan na nangyayari. Diba? Sabi ko nga, pag magkaroon po ng investigation, marami pong mga pangalan na madadrag dito, madadamay at mapapatawag. Sa totoo lang mga kababayan, well, siyempre, masasabi siguro natin, makakasama dyan si yung dating Pangulo. Oh, kasi sangkot din yung ES niya dito mga kababayan, si Ochoa. Ayan po ang binunyag ni dating General Parlade. Oh, yung mga dolomait, yung mga buhangin doon, kumita daw siya doon. Well, may video po ako na na-upload dito tungkol dito sa issue at pagbubunyag ni dating General Parlade. Oh, so, alam po naman natin, tayo po ay nanalo noong 2016 sa UNCLOS. Kaso ano po ang nangyari? Parang hindi yata pinaglaban ni Digong Bagkos. Sa tingin ko lang, in my own opinion, parang isinuko niya na lang talaga para walang gulo. Oh, yun di ba? Pero guys, matutuklasan din natin, although ang China Embassy nagsalita na tungkol dito na mayroon talagang secret agreement. And of course, sinabi na rin po yan ni Attorney Pumelo ayon po doon sa video na in-upload ko kahapon, April 7, 2019. So ibig sabihin, totoo yun. Mismo China rin na nagsabi, di ba? So dahil dito mga kababayan, agree po ako dito sa sinabi ni Congressman na Jae Kung-hoon. O di ba? Mga kababayan, kayo agree ba kayo? Pero ito, mayroong sinabi another
updates ko guys. May sinabi po dito si Senator GB Ejercito. O ito ah. Ito mga kababayan. Sabi ni Senator GB Ejercito, maganda itong kanyang panawagan or statement para sa mamayang Pilipino at puro para po din sa pamahalaang Marcos administration, no? Sabi din po dito guys ng Impact Leadership. BRP Sierra Madrid should be improved to serve as permanent base. Tama? Senator GB Ejercito suggest that the BRP Sierra Madrid should remain grounded at Ayungin Shoal and calls for its improvement to serve as a permanent base. Maganda yan. Ito. The BRP Sierra Madrid is the landmark of our territory's waters. It was grounded there to serve as a temporary base for our Marines. The succeeding administration after President Erap didn't follow up to improve it to become a permanent base. You know, guys, ah. It should be kept there and, in fact, should be improved to become our permanent base. Maganda po ito. I-improve yung BRP Sierra Madrid, sa aking pagkakaintindi, mga kababayan, nararapat lang. Naayusin, i-repair, baguhin, para permanente na naka-angkla doon. Para nang sa ganun, yun po ang sign na ang kinatatayuan ng BRP ay pag-aari ng Pilipinas. Ika nga, sakop ng Pilipinas, easy nga. So maganda ito, sabi niya nga, after ng kanyang papa, walang nangyari. Hanggang nabulok, wala man lang pag-aayos, diba? Pinabayaan na lang. Oo nga naman talaga. Pero alam niyo kung inalagaan niyan ng mga past administration ng BRP? Ay, hanggang ngayon, baka hindi ganyan na itsura niya. Kung marunong mag-alaga ang mga bawat administration. Oh, see? Siyempre, serving outpost natin yan eh. Oh, alam nyo yung tabi niya, nakita nyo? Nako, mga kababayan, napakaganda. Pwedeng pagtayuan ng military base ng Pilipinas. Kaya nga, pag natapos ng issue na yan, dapat soon as possible, patayuan na. Nako, talagang gusto nilang sakupin yan. Maraming kayamanan na nakukuha dyan, especially yung gas, mga kababayan, sabi ko sa inyo. Kung narinig nyo lang yung explain ni dating Supreme Court Justice Carpio, ay napakaganda yung explain niya, mga base. So dahil dito guys, agree ako sa kanyang sinabi. Before it's too late, dapat soon na, do in action. Para hindi na makaano dyan, makabalandra dyan yung barko ng mga chikwa. Dito nyo makikita kung gaano kagaling si Pangulong Marcos Jr. At masasabi siguro natin, mga kababayan, mayroon siyang yag balls. Bakit? Pinagbalalaban niya po ang teritoryo ng Pilipinas. Dahil alam nyo, malaki ang maitutulong sa atin yung mga kayamanan dyan. Siyempre, mga matatabang mga galunggong, mga isda dyan, talagang lalaki. Mga coral leaves. Leaves dyan. Ako, talaga naman. Lalo na po, siyempre guys, yung gas. Mayaman po sa sa resources, ang Western Philippine Sea. Kaya nga naman interesado ang China dyan Pero ang malas po lang natin, mga nakaraang admin, ganun naman po ang ginagawa nila. Hindi naman nila pinagtatanggol, ginawa ng paraan. Kahit nanalo tayo sa UNCLOS 2016 Arbitral Award, pero dapat doon pa lang pinursigi sana ni Digo na talagang amin yan, sa amin yan. Nanalo kami, dapat pinaglaban niya. Kaso lang guys, medyo hindi naman maganda ang nangyari dahil sa mga nangyayaring ganitong issue, isinuko niya, 'di ba, ang Ayungin Shoal sa China. Parang sinurrender niya baga. Oh, 'di ba? Hindi naman ganoon, kawawa naman mamayang Pilipino, lalo ni mga mangingisda. Diyan lang po ang hanap buhay nila para pangtustos sa kanilang mga mamamayang kanilang pamilya. Bakit ganun, 'di ba? So anyway, guys, ano po ang masasabi niyo dito sa sinabi ni Senator GB? Okay, see you again on my next upload video. Bye-bye-bye and babus. God bless Philippines.